everyone, it's me again, Abby, and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see at the title, yes, gagawa tayo ng kilay on Flick. Kilay on Flick. So, tuturuan ko kayo how to put pang kilay in your kilay. So as you can see, hindi siya pantay yung kilay ko. Hindi pantay yung kilay ko dahil nga yung kilay natin is hindi silang kambal. So magkapatid lang sila, guys. And, yan. Unflick sa kabila, yung sa kabila. Parang, yan. So anyways, let's do this. So yung kilay ko is ito. Ito yung natural na kilay ko. And nilinisan ko lang siya, guys. Dito sa baba, ayan. And dito sa baba rin. San, binubunutan ko siya ng buhok dito sa taas para hindi siya masyadong bushy, ganun. Para hindi siya masyadong bushy. And naka-zoom in tayo ngayon dahil na magpo-focus tayo ngayon sa ating kilay. So as you can see, naka-lipstick tayo, naka-blush-blush tayo ng ganyan. Pero wala tayong kilay, parang walang buhay pa din. Diba? Diba? Sumagot ka, diba? Ano ba? Maraming klaseng pangkilay na pwedeng gamitin, Beshiwap. So meron tayong powder, na ginagamit pangkilay, powder, pencil, yung common na ginagamit talaga is pencil, and then meron din tayong liquid, meron din tayong, minsan meron din tayong ginagawang homemade na pangkilay. Yung gagamitin kong pangkilay is crease, and advice lang mga Beshiwap, kapag bumili tayo ng pangkilay is kailangan talaga natin na malaman yung bagay sa ating skin tone and bagay sa kilay natin. Shade, yung mas importante talaga, Beshiwap. I mean, dito ako sanay, and dito ako hindi nahihirapang mag-apply ng pangkilay. So, mas importante din yun, mga Beshiwap. Hindi kayo mahirapang mag-apply ng pangkilay nyo kapag nagmamadali kayo para hindi hassle. Back to my channel, and for today's video ay mag-iba tayo ng content. Dahil nga sa nangyari kanina. So kanina is naglagay na ako, ginawa ko na yung content ko kanina, but it's failed. Yes. Walang kwenta. So ganun pa din naman, gagawa tayo ng, or tuturuan ko kayo how to put kilay in your eyebrow. Ganun pa din, but I'll be using this product of L'Oreal. L'Oreal Gel Intense 36H Eyeliner. So, eyeliner yung gagamitin natin sa kilay natin. As you can see kanina, sinabi ko na lahat-lahat na pwede natin gamitin sa kilay natin, pero gagawin ko siya ng twist dahil nga epic fail yung ginamit kong pangkilay and hindi ko talaga siya ma-handle ng bonggang-bongga. So, ito yung ginamit ko kanina na crease dahil nga sa kanyang shade. Kaya sinabi ko sa inyo kanina is, pag pumili kayo ng pangkilay nyo or gagamitin nyo sa kilay is yung dapat na bagay skin tone nyo and bagay din sa kilay nyo. So, ito, hindi siya fit sa skin tone ko and mahirap talaga siyang i-handle. Yes, ito yung gagamitin ko, yung L'Oreal Gel Intense 36H Eyeliner. So, let's try this one. So, yung gagamitin kong brush, ito. Angle brush. So, nakapaganon. And, by the way, wag na wag kayong maglalagay or wag na wag yung uunahing lagyan is yung ditong part. Magmumukha kayong angry birds. So, yung lalagyan natin first is dito. Instead na dito, dito tayo mag-uumpisa papuntang wing ng inyong kilay. Wala na kasi akong ibang ano. Ibang pangkilay, Beshiwap. So, wala natin itong karirin kasi naumpisahan na natin. Uunahin ko yung ditong part para makalagay ako ng gusto kong shape. So, it's up to you, mga Beshiwap, kung anong gusto nyong gamitin na pangkilay. So, ayan. Kapag nalagyan nyo na ng shape yung kilay nyo sa ibaba, so, isusunod na natin yung sa taas. So, i-fill in ko lang yung dito na parang wala siyang buhok. Kaya hindi sila pantay ng sa kabilang kilay ko dahil wala siyang buhok, Beshiwap. Pag gusto nyong linisin yung mga excess na kumakalat, pwede nyong gamitin yung kamay nyo. Tignan natin yung ditong part.
Then ipipiliin natin yung sa gitna. Ayan. Piliin lang. Ayan. So kapag katapos niya, dito na. So yung ginagamit ko lang na pang fill in dito sa harap is yung natitirang nasa brush na kasi hindi ko na siya lalagyan dahil nga baka kumapali and baka maging angry birds yung ating kilay brush wap. So lalagyan natin siya dito sa ilalim. Kung nakikita niyo, nilalagyan ko siya sa ilalim bago ako pumupunta pataas. Ayan. I-shape muna natin siya bago tayo pumunta sa taas. Ayan. Pwede nyo pa siyang i-adjust kung gusto nyo pang mas emphasize yung kilay nyo dito sa harap. So, lalagyan natin siya ng line. Ayan, para intense. Yung sa harap na huwag na natin siyang lagyan ng bonggang-bongga. So, okay na ako sa ganitong look. Kapag okay na, pwede natin siyang i-brush. Ayan, i-brush lang natin. Oh. Para maganda yung outcome. And para makuha yung mga excess din na namumuo dyan sa gitna. Ayan. Sana magpantay ka. O diba, bongga din si L'Oreal na eyeliner. Eyeliner to, beshiwap, hindi to eyebrow. So, eyeliner siya na ginamit natin sa ating eyebrow. Kaloka. So, sabi ko dito tayo magsimula. So, yung mga hindi pinagpala sa kilay, mga beshiwap, yung mga ninipis, yung hair. So, meron naman nabibiling online na mga serum para sa kilay nyo and para lumago siya. Pwede rin kayong gumamit ng aloe vera, kayong tanim na aloe vera sa house nyo. So, pwede nyong ipahid yon. Yung katas ng aloe vera, yun yung ipahid nyo sa hair nyo para maging healthy and kumapal. Alam kung mag sabi ko na eh, pantay ba? Kasi feeling ko talaga ditong part is on flick talaga tong kilay ko dito. Yung dito kasi, wala siyang masyadong buhok dito kaya hindi ko siya masyadong masundan yung hair. Ginagawa ko na yung best ko, beshiwap. So, pwede nating ma-adjust yung kilay natin kung gusto natin. Pwede natin pataasin. Pwede natin Ayan, tuloy. Ayan, tumaas talaga siya. Susundin ko na lang tong kilay ko na nandito. So, i-adjust ko na naman siya. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi po kambal yung kilay natin. Magkapatid lang po sila. Ano lang, dahan-dahan lang tayo ng paglagay or pag-apply para hindi masyadong kung nagmamadali kayo or hassle na kayo, wala na kayong time para maglagay ng kilay. Sasuggest kong pangkilay na gagamitin nyo is yung pencil kasi napakadali niyang i-handle. So, maglalagay ka lang dito sa wing ng buhok ng kilay nyo. I-blend nyo lang siya ng brush or ng spoolie. Pak na, okay na, okay na. So, ito try ko yan para i-review natin yan. Pangmadali ang pangkilay. So, comment nyo lang sa baba kung gusto nyo gawan ko kayo ng review sa pangmadali ang paglagay ng kilay. Uy, eyeliner to best! Hindi to pang kilay, hindi to eyebrow kilay, eyeliner. O, diba? Kasi minsan ko lang talaga ito gamitin. Yung kay L'Oreal na pang eyeliner. Binigay lang sa akin ito ng kasama ko sa work ko. And thank you so much for this, Ma'am Jolly. May mabibilhan din kayo nito sa any department store or sa L'Oreal na product. Sa Watson, meron din ito mga beshiwa. So, ganito yung packaging niya. Na-review ko na siguro ito. Ay, hindi. Hindi ko siya na-review. So, ganito yung packaging niya. So, yung shade niya is chick brown number 2. So, yan. I-swatch. So, ayan yung color niya. Yan. Yung shade niya. Yung color ng shade niya. Yan. Kabila naman.
So, kung di ka pa kontento sa kilay mo, pwede mo pa siyang lagyan ng... Pwede ilagay dyan. Pwede pa tayong gumamit ng eyebrow mascara and concealer. Or kung ayaw mo gumamit ng concealer, pwede kang gumamit. Or kung wala kang concealer, pwede kang gumamit ng foundation. So, next na gagamitin natin is... Sabi ko sa inyo, pwede lang gumamit ng foundation sa kilay natin. So, maglalagay ako ng foundation para makita nyo kung okay siya. Foundation, hindi pala foundation. Ano to? BB cream. Kasi ito yung ginagamit ko. So, gagamitin ko yung BB cream. So, maglalagay lang ako dito. So, yung gagamitin natin blush is yung flat lang, mga beshiwap. Ayan. Parang foundation din naman siya, BB cream. So, yung flat lang yung gagamitin natin brush. Ulit-ulit, besh. So, lalagyan ko lang dito na part. Wala tayo ng blending brush natin. Blending brush. So, ayan. Ito yung gagamitin kong pang-blend. It's up to you kung anong gusto nyo gamitin. Pwede kayong gumamit ng sponge or kung ano man yun ang gagamitin na gusto nyo gamitin. Pwede nga kamayin lang. So, ayan. Kapag foundation yung nilagay mo sa iyong kilay. Maganda rin naman. So, nalinis niya lang yung mga excess or yung kumakalit na mga anek-anek sa iyong kilay, din sa kabila. So, yung gagamitin kong concealer is yung Maybelline. Maybelline. Yung shade niya is medium, 25. Parang maputi pa yung ano, yung conceal, yung foundation kanina sa concealer. Shock. Ang likot! So, ito na talaga yung kilay. Pinakatapos na tayo, beshiwap. So, ito na yung kilay na may pinaglalaban. And yung kilay na... Ito yung kilay na may pinaglalaban. Ayan. Yung kilay na may pinaglalaban and yung kilay nag-a-attitude. And sana nagustuhan nyo itong tutorial na to and yung video na to. And kung nagustuhan nyo, please give this video a thumbs up. And i-share nyo na din to sa friends nyo. So, saan ka pa? Eyeliner ng L'Oreal and yung crease na brow liner talaga. O, oh, diba? Dito na ako. Na-epic fail ako kanina, Beshiwa. Pero ngayon, napagampanan ko. Aww. So, thank you so much for watching and sana nagustuhan itong kilay na tong. So, ilalagay ko na sa description box kung ano yung ginamit ko today ng L'Oreal na eyeliner. Thank you so much for watching, guys. And kung di ka pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel. And i-click mo na din yung notification bell para ma-notify ka sa mga updates videos na i-upload ko. Yes, and see you in my next video. Bye!